Yes, magkita-magkita ka rin mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayan OFW. Kumusta? Kumusta po kayo? At syempre, atin pong binabati ang ating mga kapapi at mga ka-business. Kumusta po kayo dyan? Saan man panig ng mundo? Ako muli si Taong Gala. Kung bago ka lang sa aking tahanan, hingi po sana ako ng munting paglalambing. Sana ipindutin mo ang subscribe button at bell button para maging updated ka sa ating mga video. At syempre mga kaibigan, isang panibagong reaction video na naman po ang ating gagawin. Pero kung hindi mo pa nakadaupang palad si Ka-Business, Ka-Business Official, Ka-Business Family, Papa Dins, sana po ay hinihiling ko rin po na isama na natin sapagkat sila po ang ating mga binibigyan ng reaksyon. So yung mga business sa makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala, no? Yan, Taong Gala po. Yan po ay reactor ng Ka-Business Official at Papa Dins TV. Nagpaalam po yan mga ka-business, ayun na, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Opo. Salamat po na marami, God bless po. Ito mga kaibigan, ito na po. Ang ating pong pag-uusapan nga ngayon ay pag-usapan nga natin itong sulo challenge ni Entoy. Liwanagin lang natin, itong sulo challenge ni Entoy mga kaibigan ay hindi pa kasama doon sa inilunsad niyang entry ng sulo challenge 100,000 pesos prize. E ito po mga kaibigan, sulo challenge ay naganap sa kahilingan ng isang sponsor o nagbigay ng sponsor kay Entoy. Kung kaya't hinamon nila si Entoy ngayon na bigyan ng pagkakataon na mag-vlog ng masulo. At talaga naman, kita mo naman, siyempre warayan si Entoy eh. Oo, warayan, parang ako din, o di ba? Walang takot yan. Kaya ayan, hindi umatras at hindi umurong. Ika nga, waray-waray, o di ba? So, ayan, nag-accept siya ng challenge. At gumawa siya ng isang vlog. Ang kagandahan dito, gumawa siya ng pagtulong. So, nakita natin mga kaibigan, yung kanyang video doon sa ginawang pagtulong. Ako para sa akin, bilang vlogger, maganda yung paggawa niya. Ano, maganda yung pagkagawa niya kasi nakita ko meron siyang ini-input patungkol po sa relationship ng tao at ng Diyos. Diba, lagi niyang pinapaalala, magdasal. Parang ganun yung kanyang tema eh. Lagi niyang pinapaalala. Pero, syempre mga kaibigan, dito po ay may nakita tayong mga pagkukulang. Kung ererit natin si Entoy bilang isang bagong vlogger, sa estado niya bilang baguhan, masabi natin maganda na yan bilang baguhan. Pero dahil nga po, sa titingnan natin as vlogger naman, mayroon mga konting lapses. Iba yung mga naiwan o na-miss niya na sana ay nagawa niya nung nandoon. Kaya ho, after the vlog, katapos po ng vlog, ay naglunsad si Ka-Business ng assessment. Ito po mga kaibigan yung tinatawag na constructive criticism. Yung pinupuna mo yung ginawa ni Entoy, pero in a way na ang inyong intensyon ay para mas lalo pa siyang mag-improve, hindi para i-down siya. Tandaan ho natin mga kaibigan, kahit saan po kumpanya, ginagamit po ang assessment. Napakaganda po ng ginawa niya ito ni Ka-Business, ha? Kasi po, ang assessment po mga kaibigan ay ginagawa yan kahit saan kumpanya. Ito po ay ginagawa pagkatapos po ng isang activity. Nagkakaroon ng assessment upang sa ganun ay matingnan saan nga ba yung mga punto ng pagkukulang at saan nga ba mai-improve pa para sa susunod na activity. Ako po bilang community organizer, ang dami ko pong napagdadaanan doon. Lagi akong dumadaan. Minsan meron kaming monthly assessment, quarterly po yung assessment namin. Sinusubok at sinusukat po yung kakayahan mo kung hanggang sana. So dito nga po, ito pinakamaganda. Nung dumaan po si Entoy sa assessment na ito, una, nakita ko agad ang isang bagay sa liderato ni Ka-Business. Si Ka-Business ay isang magaling na leader. Ang isang tao na gumagawa ng ganitong klaseng pagsusuri ay isang napakagaling na leader. Tandaan ho natin mga kaibigan. Tandaan ho natin. Ito ang tandaan ho natin. Humanga ako sa kanya sapagkat hindi siya selfish na tao. Bakit? Kasi po, kung ang kaisipan ni Ka-Business
ay makasarili. Self-interest ang namumutawi sa kanyang puso at isipan. Hindi na niya tuturuan si Intoy. Ano pa ang silbi para turuan? Eh, siyempre gagaling yung tao, di ba? Pagdating ng panahon, edi pwede na siyang mag-vlog ng sarili. Di ba? Pero yun po yung kanyang kagustuhan. Ang gusto ni Ka-Business ay matuplikit siya. Ang gusto ni Ka-Business ay matutunan ng lahat ng mga taong minahal niya yung kanyang ginagawa. Dito pumapasok ang salitang the process of duplication. Unti-unti, dahan-dahan, hindi man niya itinuro na personal na iniuutos na ito ang gawin, pero ipinapakita niya. Ang proseso ng duplication ay ipinapakita mo unti-unti hanggang sa ma-internalize ng mga taong nakakasama mo. Di ho ba? Kasama-sama mo ng mga kagawang sa mga vlog. So nakikita nila yung ginagawang vlog ni Ka-Business sa pagtulong, kung ano-anong mga ginagawa niya, nakikita nila. And then unti-unti, nagkakaroon na ng participation ang mga kagawang pinapasayaw niya, di po ba? O paminsan-minsan humahawak na rin po ng camera at nagsasalita at nagbablog. So paunti-unti. At this time, eto na nga po si Intoy. Ito po ang pinakamahirap na challenge para kay Intoy sapagkat sumagwan siya, lumakbay siya ng sulo. Ano ang gagawin niya? Paano magkakaroon ng continuous na pagbablog? Yung pagtatanong lang, sa ang tinatarget mo doon, at least 30 minutes, pinakamahaba, pero malapit na itong mag 1 hour na vlog nito. Kaya saludo ako kay Intoy. Sa ginawang assessment na ito, mga kaibigan, una, sinasabi ko sa inyo, again, believe ako sa kanya. Nakitaan ko, mga kaibigan, yung parang hiramin ko yung salitang si Ka-Business ay nagtataglay ng isang kagalingan na parang tila agila. Alam nyo kasi ang agila. Ang agila, mga kaibigan, kapag gusto nilang lumipad, matutong lumipad ang kanilang mga sisiw, ang ginagawa ng inahing agila, sinisira niya yung kanyang mga pakpak. Upang itong mga sisiw na agila ay magkaroon ng discomfort, hindi na maglimlim. So dahil nakakaramdam sila ng discomfort doon sa kanilang inahin, lumalayo, unti-unti silang lumalayo. At doon sa kanilang paglayo, habang sa paglalakbay ng panahon, magsasawa na sila doon sa lugar na kanilang kinalalagyan. Tatalon yan. At doon sa pagtalon niya, yun yung first fly, kumbaga ng isang agila, matututunan niya ang paglipad. Kita mo ang proseso. Ganon din po ang ginawa ni Ka-Business. Ganito din po ang ginawa ni Ka-Business. Pinuna niya ang isang vlog ni Intoy in a way na constructive ang dating. Sabi nga niya, wala kang maling ginawa. Mayroon lang mga pagkukulang. O di ba ang sarap? Lahat yan perfect kasi tama naman. Eksakto yung ginawa ni Intoy. Actually, sobrang believe ako doon. Humanga ako sa kanyang kagalingan, sa kanyang pagbablog. Kaya nga lang, may mga kulang. At yung kulang na yan, yun na yung kailangan, yun na yung the right timing para ituro niya, hindi lang kay Intoy. Actually, yung sinasabi niya is hindi yan direkta pinapatamaan niya si Intoy. Bakit? Hindi yung buwan napansin natin nandyan lahat. Si Intoy ang naging subject matter, pero ang lahat ng kanyang sinasabi ay patungkol sa lahat ng mga kagawa. Lalo na mga kaibigan, dahil inilunsad na niya ang kanyang solo challenge, 100,000 prize. Grabe yun! Sobrang laki yun! Akalain mo yun? Magkakaroon ng isang programa. Una-umpisahan na nga, itong si Power Ranger na po ang pinakauna. So, nagkaroon siya ng isang programa na naglulunsad ng isang challenge para sa lahat ng mga miyembro ng Ka-Business family. Bakit naman ganun? Bakit ganun kataong gala? Bakit ganun Ka-Business? Ang laki naman nun. Alam niyo po mga kaibigan, para sa akin, yung pera hindi naman yun eh. Hindi yun ang tinitingnan eh. Yung pera is the token of appreciation. Iyan ho ay isa lamang sa pamamaraan na magmumotivate sa isang kagawang para gawin niya yung pinaka-the best niya. Yun ang maglalabas eh. Yun ang mag-trigger sa isang kagawang na gagawa ng sulut challenge para ilabas niya yung pinaka-the best niya. Kasi tinitingnan niya ngayon yung premium.
Now, ikukumpara niya, kailangan galingan ko. Bakit? Ito bang ginagawa ko ay magiging kaaya-aya doon sa 100,000 na premium na ibibigay ni Kabusiness? So therefore, mga kaibigan, mag-i-exert ngayon ng effort itong mga kaguhang siguradong lalabas ngayon yung kanilang talento. Higit lalo na nagkaroon sila ng idea dito sa assessment ni Intoy. May point, di ba? So, kung itatanong natin na bakit naman ganun ka business, nag-vlog na nga ang tao, pinuna mo pa, pinapahiya mo ba sa harap ng publiko? Hindi po yun ang purpose. Ang purpose doon is para makita pa ni Intoy na oo nga, ito nga pala yung pagkukulang. And at the same time, para siyang nagtuturo, alam mo, napakatalino ni Kabusiness eh. Yung style ng teaching niya, yung tinatawag na indirect process, hindi niya direktang sinasabi. Nakakuha siya ngayon ng isang subject. Si Intoy ang kanyang pinasukan sa pamamagitan ng paglalabas ng constructive criticism doon sa vlog. Pero yung mensahe na yan is patungkol doon sa mga sasalo ng challenge. O di ba? And this time, tingnan natin, mga kaibigan, di po ba, nag-umpisa na ang first entry ng solo challenge ginawa ni Power Ranger. Pagka-believe naman ako kay Power Ranger dito. Saludo ako, Power Ranger. Believe ako sa tapang mo. Alam niyo kung bakit? Napakahirap eh yung ikaw yung magsusulo. Ikaw yung sulo ka tapos hindi ka vlogger. Oo. Kailan lang si Power Ranger? Kailan lang sa Kabusiness Family? Pero alam niyo kung bakit? Kasi motivated si Power Ranger. Kaya niya nagagawa. Motivated siya sa mga nakikita. Nagkakaroon siya ngayon ng inspirasyon sa lahat ng nakikita. Hindi ho ba? Lahat ng mga pagbabago ni Power Ranger hanggang sa revelasyon ay produkto ng mga nakita niya kay Kabusiness. And therefore, tulad ng sinasabi ko, unti-unti na-adapt ngayon ni Power Ranger yung tinatawag na process of duplication. Now, sa anunsyo, ito pong 100,000 challenge, solo challenge, ay magkakaroon ng 50% mula sa viewers and 50% mula sa first family. So, ini-encourage ko mga kaibigan, dahil dito, suportahan natin ang programang ito sa pamamagitan ng patas na pagsuporta sa lahat ng mga kagwang nasasali. Ibig sabihin, lahat ng may entry, panuorin po natin ng patas. Nang sa ganun naman po ay maibigay natin ang pare-parehas na parehas na partisipasyon sa bawat vlog na gagawin. Saludo ako Kabusiness dito sa assessment na ito. Maraming salamat yan. And hopefully, dahil dito, ako sinasabi ko, magkakaroon ng mas maganda pang idea sa Intoy once na pumasok na siya sa kanyang entry doon sa 100,000 challenge. Inuulit ko, ikaklaro natin, hindi pa po yun ang entry niya, no? Iyan po ay challenge lamang ng kanyang sponsor para gawin ang vlog na magsulo. At ginawa nga po. So mga kaibigan, suportahan po natin itong darating na programa ni Kabusiness. Sobrang napakaganda po nito. Tulad niyang sinasabi ko, ito ay isa ng paghahanda. Ito ay isa ng paghahanda para makita ni Kabusiness kung sino talaga ang pwedeng maging vlogger. Kung sino talaga ang may karapatan maging vlogger. Ngayon, para naman sa lahat, natural lang po. Sa every competition, there is a winner and there is a loser. Ang tanong, kung ikaw ba ay matalo, talunan ka ba talaga? Hindi. Kasi, tulad ng sinasabi ko, doon pa lang sa pag-accept mo ng challenge, hindi ka pa man nanalo, panalo ka na. Dahil tinanggap mo yung challenge na yan. At kung sakali man, may mga pala rin na hindi mapili, So dito, makikita ngayon ni Kabusiness kung saan yung abilidad at galing ng bawat kagwang. Sino yung magiging ganap na vlogger at sino naman yung may mga talento na isasabak niya doon sa mga good vibes o ano pa mang proseso. Dahil tandaan po natin, variety na po ang Kabusiness ngayon. Yung Kabusiness Family, nandyan po. Ang Kabusiness Official at si Papa Dins. Itong dalawang haligi nito, ang Papa Dins at saka ang Kabusiness Official, sumisentro sa pagtulong. Ang Kabusiness
family naman po mga kaibigan, so may center sa mga good vibes. Tulad ng sinasabi ko, ito din po ay isang magandang programa na suportahan po natin. Bakit? Kasi ang sentro at tumbok naman ng Kabusiness Family ay itong mga kaibigan at mga kababayan natin, lalo-lalo na mga OFW na nai-stress, napapagal at napapagod, at least meron silang pupuntahan na lugar na maiibsan ang kanilang pagod, and that is Kabusiness Family. Now, imagine natin mga kaibigan. Imagine natin, sa ngayon, dalawang channel pa lang ang gumagawa ng pagtutulong at pagmimisyon. Kabusiness Official and Kabusiness Family. What if, makita na natin, nandyan na ang mga kagwang at ready na rin sila sa pagharap ng hamon at pagmimisyon. O diba, nagbunga ang puno ng kabusiness. Natupad ang duplication, naipasa ang kagalingan ni kabusiness sa mga kagwang na ito. At this time, kung mangyayari yon, at this time na mangyayari na yon, hindi na siya nag-iisa, hindi na sila dalawa lang ni Papa Dens, marami na ang mga taong sasalo sa mga kaibigan natin at kapatid na nasa laylayan ng lipunan na umaasa ng tulong. Ibig sabihin, inumpisahan lang ni kabusiness, pagdating ng araw, dadami na sila. Napakasarap mga kaibigan. Mabuti na lang, tayo po ay naging kaparte ng kabusiness, maging reactor. Kahit papano, sa puntong ito, ako ay maging masaya na nakapagbigay din naman ako ng inspirasyon at pagkaklaro at paglilinaw sa iilan ding mga punto at isyo sa ating mga miyembro ng Kabusiness Family. Hanggang dito lang po muna mga kaibigan, pero bago po tayo magpaalam, ilambing ko lang ulit sa inyo, Kabusiness Official, Kabusiness Family, Papa din, sama na po natin Thinking Buddy. And of course mga kaibigan, ang ating pong mga bagong kaibigan na po, na mga makikigiting ng mga reaktor, sila po ay tagapagtanggol ng Kabusiness, sama po natin dyan, Anime Reactor TV, dyan po si Kalingap Torak, Mumpler's Channel, and of course, Analisa Reality Vlog. So, bisitahin nyo po ang kanilang mga channel mga kaibigan, lahat po ng kanila ay nagko-content po sila ng iba pang mga inspirasyon ng mga vlog patungkol po sa Kabusiness. Sa muli po mga kaibigan, ako po si Taong Galak. Hanggang sa susunod na vlog, paalam, pansamantala.